Sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin, isa pa rin ang tinapay sa hindi mawawala sa pagkainan ngayong holiday season. Bukod sa hamon, nakaraniwang inihahanda tuwing Noche Buena at Medianoche, isa sa pinakamahalagang pagkain sa hapag ng mga Pilipino ang tinapay. Ay ba'y napakahalaga. During Pasko, bagong taon, all occasion naroon ng tinapay. Kaya nga ang pangalan ng aking bakery, Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Ayon kay Chavez, kalimitang binibili ngayong darating na kapaskuhan ay ang loaf bread na nagkakahalaga ng 76 na piso, cheesy loaf na may presyong 175 piso, at mga pastries na nakadepende ang presyo sa laki, palamuti at flavor nito. Karagdagang impormasyon, bunsod ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin sa merkado, ibinahagi rin ni Chavez ang mga salik kung bakit tumataas ang mga paninda, partikular na ang mga tinapay. Siyempre, raw mat, operating expenses. And at the same time, kinakailangan naming mag-adapt sa panahon na kung saan ang lahat ng bilihin ay tumataas. Kapag tumaas ang raw materials, tumaas ang operating expenses, apektado ang anumang industriya. At ito, kasama na rin ang industriya ng pagtitinapay. Bagamat ilang araw pa bago ang Kapaskuhan, ay namimili na ang ilan sa mga tao ng kanilang ipanghahanda sa darating na Pasko. Bumili kami ng cake at saka pandesal pa rin, saka ensaymada. Bukod sa tinapay ay hindi rin mawawala ang putok-batok na handa tuwing may okasyon, ang lechong baboy. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ang mga lechon mula 8,000 hanggang 15,000 piso at inaasahan itong tataas simula bukas ng 1,000 at 2,000 naman sa pagtatapos ng taon. Medyo okay naman ngayon. Medyo tumitinag na bentahan ngayon kaysa nung nakaraan. Pag December lang naman mabili, pagdating ng January to November, wala. Samantala, patuloy naman ang pagpapaalala ng ahensya ng kalusugan na maghinay-hinay sa pagkain ngayong holiday season at patuloy na pag-ingatan ang mga kalusugan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.